Magandang araw mga boss. Ang problema nitong sasakyan, sabi ng customer, kapag sulod-sulod na ang tapak niya sa brake pedal niya, tumitigas ito at nawawala na siya ng preno. At ito nga nung ni-road test ko, muntik din ako makabangga, kaya itinabi ko muna pansamantagal. At tinaandar ko ulit itong makina niya para matest ko itong brake pedal ko, anong pinanggagalingan ng sira. Ang naging suspect ko dito ay itong booster niya at itong brake master. Kung titignan niya mga boss, sa unang tapak di ko malambot siya. Pero pag tinapakan ko ng pangalawa yan, ayan, matigas na siya. Ha? Uulitin ko, gagasan ko siya para makita niya. Kasi pag ginasan mo siya, mayroong papasok na hangin. O, malambot ulit siya, maganda yung preno niya. Pero kapag tinapakan ko ulit siya ng sulod-sulod na tapak, ayan, napakatigas. O, wala nang preno yan, dumudulas na siya. Pero lagi yung tatandaan para hindi kayo pumasos ng malaki. Check mo muna dyan yung hangin dito sa booster nyo or dito sa hydrovac nyo. Tignan nyo kung may humihigop yan, yung vacuum hose. Che-check nyo muna yan kung may humihigop na hangin. Ayan. Eh, wala. Ayan, oh. Oh. Dahil nga siya, tinabi ko dito yan sa may talyer, oh. May mekaniko na rin nag-check. Wala nga, sabi niya. Kaya ang gagawin nyo dyan, mga boss, sundan nyo lang yung linya kung saan papunta yon. Papunta yan sa alternator, eh. Sa likod ng alternator, meron dun vacuum pump. Ayan, tanggalin nyo, gagamit ka ng Phillips screw, tanggalin mo ngayon yung hose. Na umaandar dapat yung makina niyan, mga boss, ha. Oh. Pag natanggal mo na yung vacuum hose diyan, pero ayan, oh, ayan yung vacuum hose. Oh, makikita mo, di ba? Ang lakas umigop, oh. Oh. Oh, ibig sabihin kapag malakas umigop 'yan, mga boss, walang sira diyan sa vacuum pump na alternator mo, yung nasa likod. Kaya ang gagawin mo diyan, pupunta ka ngayon sa linya ng vacuum hose mo. I-check mo dyan kung maaring barado, butas, ayan. Kaya tinanggal ko yan, mga boss. Kung makikita nyo, di ba, ayan, kaka-start. Pag-start, manginginig yung makina. O kaya naka-minor, nanginginig. Nakakaskas ngayon itong aluminum pipe niya hanggang sa nabutas. Ganyan ang nangyari dito, mga boss. Kaya malaking bagay na may alam kayo kung ano ang pinanggagalingan ng sira ng brake booster nyo. Hindi yung basta-basta nyo nalang papapalitan. Kung na sa bandang huli, matitrace din ang mekaniko na wala pala doon ang sira. Kaya lang, ang masakit, nakabili na kayo. Kaya napagastos na kayo. Eh kung kayo mismo alam nyo na yung ganitong problema, hindi na kayo basta-basta may isahan o magkakamali man ng papalitan ng pyesa. Dahil nga sa aluminum pipe yung dating nakalagay, ang ipinilit ko na dyan, yung copper tube, mas matigas kasi yon kaysa dito sa aluminum. Para hindi na masyado kayo mahirapan sa paggawa ng sasakyan nyo, mga boss, gayahin nyo na lang kung ano yung forma ng nakakabit para hindi na kayo maganda ligaw-ligaw pa sa paggawa ng sasakyan nyo. Alam nyo, mga boss, kaya ko ibinilit yan sa dati niyang forma kasi yung isang hose dyan may check valve. Kaya ang pinilitan kong hose dyan, di ba nakikita nyo dalawa yung hose na yan, nasa gitna niya yung copper tube. Dahil nga sa itong isa, is ayan, oh, may check valve, oh, ayan, oh, sa gitna. Lagi yung tatandaan na bago kayo magpalit ng hose, check nyo muna kung walang check valve yan. Malalaman nyo kapag may check valve yan, pag hinipan nyo, hindi nyo siya mahipan, tapos yung kabilang side, mahihipan nyo, ganun. Kasi isa dyan pahigop, pero importante na may check valve yan. Kasi nga, pag nilagay mo yan dito sa hydrovac mo, at umandar na yung makina, hindi lalabas yung hangin dito sa hydrovac. Ayun ang kahalagahan ng may check valve. O, sa paglagay naman yan, mga boss, nakita nyo naman, di ba? O, pinalitan ko yung mga clamp nyan para masigurado ka na yung hangin is hindi siya makasingaw. Siyempre naman, dapat pag gumagawa kayo, sasamahan nyo talaga ng kaunting tiyagayan. Katulad ng pwesto dyan sa may alternator, medyo masikip yung position dyan. Lalo na tagpalit pa ako ng clamp dyan, yung nilagay kong clamp is yung may adjuster para mas mahigpit ko siyang malalagay. Mahalaga kasi, mga boss, na dapat walang singaw dyan para yung preno mo magamit mo na mas maganda. Tapos yung dito naman, oh, pinalitan ko rin ng bagong clamp yan. O yung ilalagay nyo ngayon dyan dito sa hydrovac nyo, yung hose na yan. Ayan yung humihigop dito sa hydrovac mo para yung preno mo is mas malakas siya at mas malambot pag tinapakan. Gaya nga na sinasabi ko sa inyo, medyo kaunting tiyaga lang kapag masikip yung position ng paglalagay nyo ng mga parts para hindi kayo mabugnot. At higit sa lahat, magawa nyo ng maayos. Ito namang tinuturo ko, mga boss, is para sa inyo rin. Malaking bagay ito sa inyo. Hindi man kayo marunong gumawa o ayaw nyo mang gawin, magkaroon lang kayo ng idea na kapag tumigas ang preno nyo, eh hindi kagad kayo mahatulan ng hydrovac sira nyan, brake master sira nyan. FYI, mga boss, napakamahal ng pyesa na yan. Libu-libong halaga niyan. Kaya itinitip ko sa inyo yung matuto kayong mag-check ng sasakyan nyo. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana kahit papano nakakuha po kayo ng idea sa video na ginawa ko. At huwag niyo naman po sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko.
Kung okay lang naman sa inyo, pakipindot na rin yung notification bell para laging updated sa bawat video na ginagawa ko. Eto mga boss, kung umandal siya, okay na. Bukod sa pasadong pasado sa customer, maliit lang ang ginastos niya. Salamat!